Magandang umaga mga ka-garden. Ito po yung taniman ko sa kapitbahay part 3. Ayan, part 3 na po tayo. Papakita ko po sa inyo yung pinunla po nating pechay at saka mustasa dito na direct sowing. Please like and subscribe. Click the bell. Kung makikita nyo po dito mga garden, ang disadvantage ng direct sowing ay maraming mga damo na ganyan, tapos dikit-dikit po sila. Ayun o, makikita nyo po yan mga garden, dikit-dikit. Pero ang kagandahan po ng direct sowing, matataba na po agad sila. Tapos kapag ka hindi na po natin siya ililipat, pero mas mataba po sila. Ang disadvantage naman po nitong ano natin, yung pinunla po natin, tumatangkad po sila kapag hindi po natatamaan ng sikat ng araw. Tuloy po nito. Tapos kapag naglipat tanim po tayo, kung makikita nyo po dito, hindi po natin masisure kung mabubuhay. Ayan. Kapag inilipat. Ayan. Tuloy po nyan. Tapos dito kasi nag-transplant ako, umaambon. Ayan, kung makikita nyo po, basang-basa po yung kanyang mga punla. Tapos pinaghiwa-hiwalay ko na po siya. Ayan, tapos dapat kailangan yung lupa nyo ay meron na pong pataba. Ayan, mas maigi kapag mag-transplant po kayo ng seedlings, dapat po ay hapon para hindi po siya ma-stress. Tapos kung makikita nyo po itong ano ko, yung garlic chives ko, ito pwede pong harvestin itong mga pinakadahon nito. Kapalit ay lasang bawang. Kapag ka meron po kayong mga sinabawan, yung aros caldo, ayan, lugaw, napakasarap po nito. Tapos may tumubo dito black beans, black beans. Tapos ang gagawin ko pala dito, maglalagay ako ng tusok. Ayan. Pinalibutan ko po dito ng mustasa. Kapag mamatay na po yung mustasa, meron na pong kapalit. Dito, itatanim ko dito ay pipino. Ayan. Tapos gagawa po ako ng balag. Ayan yung mga balag na gagamitin ko. Ito. Ayan. Tapos yung mga nakalagay. Dito. Dito ko i-kokonekta. Magpupunla tayo ng ampalaya mga garden, ramgo seeds yung ano, tapos ampalayang bilog. Harvest day po nito ay 150 days.
Yan. Puro bilog po ito. Tapos, ang gagawin po natin dito ay maghuhukay tayo. Dito banda. Yan. Tapos, maglalagay po tayo ng vermicompost. Ihahalo po natin yan. Tapos bubuksan lang po natin. May shield pa ito. Yan. Kapag ka ganito walang coating, ibig sabihin wala po siyang fungicide. Bubuksan nyo lang pong maliit. Bali, ang ilalagay po natin dito, dalawa. Ipapahigahan nyo lang po ng ganyan, oh. Tapos tatabunan. Napaka-importante po yung pagdidilig. Kasi kapag ka hindi po nadiligan, hindi po tutubo yung ating ipinunla. Yan, didiligan nyo po yan. Ang pagbaon po noon ay ano, dalawang beses sa laki ng buto kapag ka malalaki yung buto. Tapos ano, ang tutubo po yan 5 days. Tapos balikan po natin. Marami pupunlaan po natin dito sa kabila. Dito banda. Yan. Pupunla tayo. Tatanggalin nyo lang po yung mga bato. Bro, wag ah. Itong ampalaya kasi, kahit hindi po natin mapabunga, mapapakinabangan po natin yung kanyang dahon. Masarap po yun sa munggo. Saka napaka-importante po yung ano, yung paglalagay ng balag. Mas maganda i-prepare nyo na agad yung balag para kapag ka tumubo na po yung tanim nyo, ay meron na po agad gagapangan sa katubig. Sarado nyo lang po nito, tapos ibabalik sa kanyang lagayan. Ayan, tapos iikutin nyo rin, itutupin nyo rin po dito. Ayan. Para yung buto may preserve pa natin. Tapos,
magtatanim din po tayo ng pipino. Ayan o. Ang nakalagay dito ay 45 days lang po siya bago po tayo makapag-harvest. Ayan. Cucumber. Ang ano niya ito ay Ramgo seeds. Baka naman Ramgo seeds. Dito po natin itatanim yung pipino, mga girl. Maglalagay lang po kayo ng butas. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Limang butas. Naglalagay po tayo ng vermicompost. Ayan. Mas maganda, meron po kayong vermicompost. Bubungkalin. Pinupunit lang yan, mga garden. Tapos yung pipino, meron po siyang kulay. Ibig sabihin, meron po tong fungicide para hindi atakihin ng peste. Peste. Yan. Tapos ang itatanim po natin ay tig-dalawa para hindi sayang yung buto. Yung pipino kasi maliliit lang po yung buto niya. Ayan o. Ayan. Tapos kapag natabunan nyo na po, didiligan. Tapos itutupi, mga garden, yung ayan. Tapos ilalagay yung kanyang pack sa lalagyan. Tapos iikot, isisilb. Ayan. So tapos na po tayo magtanim ng ampalaya saka cucumber. Maraming salamat po dun sa nag-sponsor nito para sa aking vlog. Saka ano, mga garden, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod po, abangan nyo ulit po yung part 4. Bye-bye, mga garden!